Ayan, pakyut muna si Inditree. Ay, na lang. Bahala kayo dyan. Ang mukhang haggard. Ayan. Magpunta ako sa taas. Makimarites muna ako. Tara muna, guys. Makimarites ako sa mga kadama doon sa taas. Ayan. Ang aking labahan hindi pa tapos. Iwanan ko muna. Madilim na. Papuntang labas ng aking rooftop. Ayan. Magpunta-punta muna ako doon sa taas. Makimarites. Open the door. Ayan, dumaan sa sala ng aking amo kasi ang aking amo ay wala dito. So, daan muna ako dito papunta. Ay, na lang ang aking mukha. Hindi na maano. Ayan. Pas mo. Hindi makarap. Punta muna ako. Tagal-tagal kong hindi nakapunta dito. So, akyat tayo guys sa ano, dalawang lapag na ano, dalawang saka-saka ng hagdan. Madilim. Eh, ano mong ginawa-gawa nito ng dalawa dito? Dilim na yung ano nila. Ayan. Tao po! Tut-tut pa mor! Ay, magulang kwento na! Ito yung mayong ito sila mga ano, makimarites ako kasi nagbo-board ako sa aking kwarto. Mga pagod. So, makimarites. Busy. Yung marunong mag-song dito. Alis na ako eh. Kunin ko na to. Kunin ko yung damit ko. Bye-bye. Nag-video lang saglit. Na ako. So, ayan. Balik ulit ako sa sala ng aking amo. So, ayan. Hindi pa sila dumating. Ang haba-haba ng oras. Natambay ko sa taas. Balik na ako sa aking kwarto. Ayan. Open ulit. Pailawin natin ang ilaw sa labas. Ayan, may ilaw na ang labas. So, ito yung labas ko. Ayan. Sa second floor, rooftop. Ayan, parang ano pa yun. O, diba? May ano pa ako dyan. Kadaruan. Ang lapad ng second floor ng rooftop ko. So, ayan ang room ko. Yung room at saka storage. Storage. Lagyan na ng mga gamit nila. So, ayan. Pasok na tayo ulit. Pasok ako ng aking kwarto. Ayan. Ang aking ano. Ang aking kwarto nagubot. Bye-bye muna. So, ayan guys. Magkuha muna ako ng aking labahan. Kasi naglaba ako. Ang aking mga uniform, hindi pa tapos. Ang dami-dami. Mamaya, tiklopin ko na. Yan, mamaya. Ito lang ang buhay dito sa abroad. Kailangan matikmatik. Kailangan matikmatik mo habang wala kang trabaho. Ayan. Maglaba ka rin ng damit mo para hindi ka maubusan ng uniform. Yan, pag rest time, kailangan rest time,
Lagyan mo ng oras, bigyan mo ng oras para makaplansa ng uniform. So, ayan, mamaya, bago ako matulog, tiklopin ko yan kasi magpakain pa ako ng bata. Pagdating ng amo ko, magpakain pa ako ng bata, magpatulog pa ako ng bata. So, kaya matematik ang trabaho dito sa abroad. So, mamaya-maya, tiklopin ko yan. Ay na lang, ganito talaga yung buhay sa abroad, no? Ang hirap maghanap ng pera. Pero pagdating sa Pinas, madali lang gastusin ang pera. Buti nga sa Pinas, no? So, ayun na nga guys, magtiklop muna tayo ng damit, yung mga uniform ko. Ayan, saka ko napransahin pagka hindi busy, tiklopin ko muna para hindi makaanap dito sa aking kwarto. So, habang hindi pa dumating yung aking amo, tiklopin ko muna para malinis na mantingnan ang aking room. So, ayun na nga guys. Ayan. Ay, nalang buhay OFW, no? So, ngayon, pabilisan na lang natin. Bilisan natin ang pagtiklop para hindi tayo maabutan ng doorbell. So, ito na. Mabilis ang pagtiklop ng ating damit, ng aking uniform kasi... Nag-text si madam na papunta kami ng ibang bayan. So, maybe, mga 30 minutes yata yung biyahe namin, no? Gabi na, 8 o'clock. 8 o'clock ng gabi, iwan ko mga siguro mga 8:30 kami makadating doon sa kabila, mga Jabber Hamad. Sa Jabber Hamad dito sa Kuwait. So, malayo-layo pa. So, bilis-bilisan natin. Baka maabutan ako ng doorbell. Ayun na lang. So, ganyan talaga dito guys sa kapag OFW ka. Minsan, inaayos ko na lang yung pagtupi ng damit ko na hindi siya magusot-gusot kasi minsan... hindi ko alam yung kasi tatlong bata yung binabantayan ko, maglinis pa ako. So, minsan hindi ko na kayang pransahin, hindi ko na mapansa yung uniform ko. So, pag may time ako, saka na ako magplansa ng lahat-lahat. Kung wala, minsan isa-isa ko na lang. Minsan hindi ko na nga pinaplansa yung uniform ko. Sa sobrang busy. Kaya sarili ko na, hindi ko na maayos yung sarili ko. Kasi tatlo yung binabantayan ko, maglinis pa ako, magplansa pa ako ng mga damit nila. Lahat na dito, except lang dito na hindi ako tagaluto. So, may tagaluto sa amin, doon sa baba, kinukuha ko lang tuwing tanghali. Mabigat kasi, malayo pa yung kusina namin sa elevator. So, ayun na nga. Tagal-tagal. So, bilisan natin para hindi tayo maabutan ng doorbell kasi aalis kami. Pag maabutan ng doorbell, hindi matapos lahat-lahat, ay na lang, iwanan talaga to. No?
Naghalo-halo ng mga kulaknit. Naghalo-halo ng mga kulaknit, guys. Pasensya na. Ito talaga buhay namin dito. So, ayun na. So, ayun na. Nag-doorbell na. Ting-aning-aning-aning na. Nag-doorbell na, guys. So, bilis hapit na akong matapos kasi paalis na kami. Bye-bye muna! So, dito na kami sa, dito na ako sa Jabir Hamad. Ito na yung mga kasama ko dito. Ang iba nandun sa kusina. So, ito kami pag, magtipon-tipon yung mga amo namin. So, ito yung kitchen nila, guys. Yung mga dalawa, dot-dot. So, yung mataba na yan, kawawa yung mataba na yan. Kasi, kung saan-saan na lang sa, ibiyaan ng Alimisin na bahay ng mga amo, o diba? Ng mga kapatid, ng nanay ng amo, ayan, kung saan sa dalhin, kawawa yung Sri Lanka na yan. So, malapit na yung uuwi kasi agod na. So, ayan. Ihintayin natin yung pagkain kung yung iniwan nila na pagkain. Pagkain namin dito, pagkain. Pagkain. Pagkain namin dito.